Meron po tayong sariling kakayanan. Meron tayong mga something na meron dito doon sa ating paligid na pwedeng panimulan. Gusto lang natin ito magamit ng maayos. Kasi alam namin na bawat isa sa atin may kahinaan. At doon po tututok yung SLP. Next po. SLP Bridge Resources. Sabi dito, SLP enables growth of capabilities by providing access to resources and partners that improve the productivity of their livelihood assets. So lagi namin sinasabi na hindi kami namimigay pera. Ang binibigay namin ay mga kakayanan. Kakayanan ninyo para magkaroon kayo ng kakayanan para matanggap kung ano man ang meron na programa sa ibang agency. Kung meron man kami, at least natulungan kayo na magkaroon ng kakayanan. Tuturuan namin kayo. So, nagbi-bridge po tayo ng resources. Sige, next po. Ayan, ano po ang ating growth na tinitingnan? Una po ay yung human assets, yung ating mga kakayanan, mga talents. Gusto natin i-develop yan. Pangalawa po ay yung ating natural resources po yan. Natural assets, yes. Natural assets, titingnan natin, no? Gagamitin natin kung anong meron doon, protektahan natin ito, pero ginagamit din natin sa livelihoods. Yung pangatlo po ay makita. Social assets. Gusto natin yung mga members natin ay mag-join sa mga organizations na pwedeng sumuporta din sa kanila. Financial assets, meron po tayong na-provide na mga capital or baka makatulong ang tayo sa mga beneficiaries na makapag-identify ng mga agencies na pwedeng mag-finance through credit facilities and establishing and or acquiring physical assets. Gusto rin natin makapagtulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makinarya at ibang pangagamit para po sila ay makapagsimula ng kanilang mga negosyo. Next po. Yan po, mayroon to po tayong modalities. Ito yun isa sa mga gustong ninyo. Nakita ko sa letter, mayroon po tayong dalawang modalities. Microenterprise development o yung pagnenegosyo. At meron din tayong employment facilitation o kaya'y pagtatrabaho. So, strong core capabilities leads to micro establishment of microenterprise or employment of participants. So, yun pinaka-end goal ng SLP. Magkaroon po tayo ng microenterprise o pagnenegosyo o kaya'y matulungan ang mga project participants para sa kanilang paghahanap ng trabaho. Sige, next po. So, eligibility po, medyo marami pong sinabi dyan. Sige, like, flash na po yung slides. So, lahat po dyan, ang very short definition po ng eligibility namin, sino ang pwedeng ma-qualify na participants? Yun pong mga pantawid pamilya beneficiaries at yung mga listahanan poor identified beneficiaries. So, medyo marami po dyan, pero nag-end up po siya na kung sino yung 4P, sino yung listahanan poor beneficiaries, sila yung priority beneficiaries ng Sustainable Livelihood Program. Sige. Sustainable Livelihood Program shall facilitate interventions through true tracks, yung sinabi kanina, sa microenterprise at saka employment facilitation. So, meron po tayong iba't ibang modalities sa employment facilitation po, skills training at saka employment assistance fund. Pero meron po tayong sa pagnenegosyo na seed capital fund, CBLA or cash for building livelihood assets at saka skills training. Katulad din po ng ibang agencies, marami din po tayong process na pinagdadaanan. Pero ang pinakamahalaga na process at participation ng participants dyan po ay magsisimula sa stage 2 na social preparation kung saan nagkakaroon po tayo ng consultation sa beneficiaries, ano ang pwedeng nating pagsimulan at ano ang ating pang pangangailangan upang magkaroon ng negosyo. Hanggang sa ma-implement po natin ito at pagkatapos ma-implement, tayo po ay nagkakaroon ng monitoring. Sa regular process po natin, meron tayong dalawang taon na monitoring para sa ating program, participants, and projects. Sige, next po.
So, isa rin po sa mga strategy po ng Sustainable Livelihood Program ay nagkakaroon po tayo ng partnership building and external engagements para po kung sakali may mga iba pang pangailangan na hindi na po mabigay ng SLP ay baka yung ibang partners naman ang makapagbigay. Next po. Next po. Yan. Yan po ang pwedeng masupport ng partners. Additional funding, resource persons, o kaya na may assurance for guaranteed employment, logistic supports, and information dissemination. Sige. Yan po ang atin pong isang maiksi lang po na presentation yan sa ating regular na Memorandum Circular Number 2020. So, ngayon naman po, nung nagkaroon po ng pandemic, nagkaroon po tayo ng isa pang program para makatulong sa mga naapektuhan ng pandemic. Yan po ay tinatawag nating Livelihood Assistance Grants. Sige, next po. Ang Livelihood Assistance Grants, yan po ay, sige, next po uli. Ayan. Isa po siya sa Social Amelioration Program ng DSWD in the implementations of Government Emergency Subsidy Program to Qualified Families. Ano? Di ko tulad ng SAP-AIX, ang lag po ay para sa economic recovery and rehabilitation of livelihoods of the affected families after the declaration of community quarantine is lifted. So, para po siya. So, ang ating memorandum circular is MC9 series of 2020. So, saan pwede ang lag? Para po ito sa mga eligible families, ang maximum po natin ay 15,000 pesos at isang beses lang po pwede itong ibigay. Saan po pwede itong gamitin? Pwede sa pagnenegosyo, sa employment-related projects, or combination of both. So, ilang beses na po kita nag-release ng lag and I don't know kung mga ilan dito sa atin nakaka-receive na po ng lag. Sige po. Next po. So, dito po, sino po ang eligible beneficiaries nito? In short po ng slide dyan, sila po ay nakatanggap dapat ng SAP or four-piece beneficiaries. Yan po. Mahaba pong atin pong description. Pero yun lang po ang ating short description dyan sa slides na yun. Next po. Ayan, katulad din po ng ibang guidelines, meron po itong process. Ang maganda po dito sa LAG, medyo mabilis po ito kasi may strong participation dito ng local government units. Meron silang ginagawang pre-assessment at final assessment na lang po ginagawa ng DSWD kung ma-qualify po doon sa process. Yan po ay. Ang reminder po dito, ang sabi dito, only those recipients that passed the eligibility criteria and final assessment processed by DSWD shall be provided with LAG. Ang huling mag-say po kung sino po ang ma-qualify ay yung DSWD through our municipal staff. Next po. So, sinasabi rin dito na there shall be no overlapping of interventions kung kaya doon po sa assessment natin, inaalam na natin kung sino ang naka-receive ng rehabilitation at recovery program ng ibang agencies at kung sino ang hindi pa ang siyang ating ipapa-priority. So, kaya lang itong LAG ay naglabas po ng advisory na mag-e-ed na po ang LAG natin by September 12, 2022. Kaya po ang obligation dapat ay sa August 15. Dapat ma-obligate na po. So, ang LAG natin ay special memorandum circular lang kung kaya't siya po ay nag-i-ed. Unlike nung MC22 natin kanina. Next po. Next po. Yan po, for 2022, meron tayong allocation na around 3.6 million. At meron po tayong individual referrals. Yan po ang individual referrals ay pasok doon sa MC22. Kasi ang MC22 pwedeng gawing association or individuals. Depende doon sa process nating dinaanan kanina. At meron din po tayong livelihood assistance grants na
na-provide. So ang pinaka-priority for livelihood assistance grants ay Buena Vista at sinundan po ito ng Torrijos. Nasa 3.6 million po. Next po. Ito po yung bago at tingin ko interesado po kayo. On June 14, 2022, the Office of President has allocated 6 million livelihood grants to Marinduque. Na-coordinate na po ito. Ito po yung request ng provincial government po. Ang focal po dito, nung nagkaroon po ako ng coordination, ay si Sir Joel Resilia. At next week, mag-uusap kami kung ito po ba ay may identified beneficiaries na. Kung wala pa, baka gusto ninyo, pwede nating ilapit kay Sir Joel yon para makapag-access. Pero aalamin pa namin kung ito po ay individual approach or association approach. Sige. Ang pwedeng gamiting policy ay katulad ng MC22 series of 2019 pala yon kanina nang na-discuss ko, at yung MC19, ito yung livelihood assistance grants. So waiting pa kami sa kung ano yung decision ng provincial government through Sir Joel Resilia, kasi nasa training siya this week, kaya alamin pa namin kung yan ba ay may pangalan na. Kung wala pa, pwedeng maka-access posible yung mga qualified beneficiaries ng DAR. Sige, next po. So, ways forward natin ay katulad kanina na-mention ni Director na merong EPAPI. Totoo po yun, kasi ang EPAPI po ay partnership program po yon, at nakakatuwa, meron na pong na-implement dito sa DAR. Kami sa DSWD, ganun po ang ginagawa namin. Ang EPAPI po kasi, ang kanyang principle ay to include ang mga community-based organizations natin para doon sa institutional markets. At although meron ng practice, good practice ang DAR, kami rin sa DSWD meron din. At patuloy po ang program natin hanggang sa ma-institutionalize po ito sa level ng mga munisipyo. Gusto natin na yung communities natin ay mapasama lagi doon sa kung anong mga programs yung ating government. So, na-mention ng aming EPAPI Regional Program Coordinator na magkakaroon po dito sa Marinduque ng Community-Based Organization Consultation Meeting. Inaalam ko pa kung kailan po yon para maalaman natin, kasi nag-map po tayo sa EPAPI ng supply, demand, at saka support services na pwedeng makatulong sa ating mga beneficiaryo. So kami sa SLP, priority din namin ito kasi nga gusto rin namin makatulong sa mga mahihirap ng mga pamayanan. And nakailang consultation meeting na rin sa regional level yung ating mga partners at yung iba dito ay nakasama na natin doon. So, next po naming mga gagawin ay implementation nung GAA 2022 nating regular, yung kaninang 3.6 million. At nagmo-monitor po tayo ng mga previously implemented projects. At ito nga, yung 6 million na wala pa kaming idea kung may pangalan na po ito, ay patuloy namin gagawan ito ng proposal hanggang August. Kasi nga, mag-i-add ang kung lag po ang gagamitin, livelihood assistance grants, ay mag-i-end po ang obligation sa August at yung disbursement ay September. Kaya po, dali-dali na rin namin po ito. Kaya next week, magkakaroon po ako ng meeting with Sir Joel Resilia. Next po, baka po, next slide po. Baka interesado na rin po kayo. Kakapost lang po ng notice of hiring. Baka po may mga anak po kayo na related po ang kurso niya sa business o social sciences, ay kakapost lang po ang notice of hiring natin. May isa pong project development officer. Kailangan po sa Marinduque. Ang deadline of submission is June 21, 2022. At nandyan po ang details. So baka sa mga anak naman na nakatapos, ay may bakante po. At napakaganda po kasi ng salary nito, SG15. Although cost of service, malaki-laki ring tulong din po sa inyong pamilya kung makapasok po ang inyong anak. Ayan, kung photo documentations, flash lang natin ng mabilis. Yan po ay nakapunta rin kami sa mga club beneficiaries. At yung ibang pictures dyan ay yung mga monitoring namin at other activities para po matingnan muli yung kanilang mga projects na mga beneficiaries. Sige, tuloy mo lang. Sige, sige, pagtapos ng slides, yun na rin po ang end ng ating presentation.
Ayan, thank you very much po, Sir Analista, sa iyong presentation. Ang DSWD po ay kaagapay namin sa pag-finance ng CLAAP. Thank you so much po. Susunod nating mag-represent ay ang Philippine Coconut Authority sa pangunguna ni Sir J. Mark Rodique, Acting Senior Agriculturist. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ano po, sa kinatawan po ng ating mahal na Gobernador, Presbitero Velasco, kay Attorney Marvin Bernal, Regional Director, Darmi Maropa, at kay Assistant Director, Ma'am Josipina Lopez, kay Engineer Virgilio Lagi, OIC PAR po, at sa kanyang mga kasamaan po sa Departamento, magandang umaga po. At sa mga kinatawan ng iba't ibang ahensya na nandito po ngayong araw, sa mga Arbos at CLAAP cluster po, magandang umaga po. Ano? So, usang po ng aming provincial manager na si Mr. Judy Pinko. Mr. po yun ha, hindi po miss. Mr. Judy Pinko. Kami, ako po, si J. Marudique, Assistant Acting Senior Agriculturist po, at yung kasamahan ko po na si Raymark Pasha, Agriculturist 1 po natin, na-assign po sa Buwak at Mugpog. Siguro naman po dito sa mga kasamahan po natin ngayong araw ay familiar na po yung mukha namin, lalo na po ni Pasha po. Ano? So magandang umaga po sa ating lahat. So ako po ay i-discuss ko lang po ng bahagya, wala po kasi kaming presentation. Ano? Babanggitin ko lang po yung mga regular project namin na kilala din naman po ng mga nandito. So una po yung aming ECPRP o Accelerated Coconut Planting and Replanting Project. So under po noon ay yung PCPP at saka yung CDP at saka IPAP. So yung PCPP po natin, Participatory Coconut Planting Project. So ito po yung mas... So ito po yung mas kilala ng mga farmers natin, yung PCPP, kung saan po si farmer, mula po sa kanyang sakahang niyugan, siya po ay magpapatubo ng mga, ng nyog, ano po. So kapag po ito ay tumubo, si farmer po ay makakatanggap ng insentibo, hindi po bayad na insentibo po na nagkakahalaga po ng 40 pesos per seedlings po na mapatubo niya. Pero ang sukat po ng lupa na pwede lamang po nating isali ay mula kalahati hanggang isang ektarya lamang po. Bakit po? Para po mas madami po tayong farmer na makater po. Ano? Kasi dati po ito, ang maximum po namin na area ay hanggang 5. Ay, syempre po, dun sa mababang target, kapag po sa isang farmer, 5 ektarya po agad ang isali niya, hindi na po mabibigyan ng pagkakataon yung iba na makasali pa. Ano po? So kaya po nag-come up po kami sa kalahati hanggang isang ektarya na lamang po. Ano? So yung isa naman po na ngayon po ay papatupad namin under din po ng ECPRP ay yung CDP po na Coconut Dispersal, CSDP, Coconut Seedling Dispersal Project po natin. Kung saan ito naman po, yung pong itatanim po natin na niyog ay manggagaling na po sa PCA. At kapag po ito ay tinanim at nabuhay, wala na pong insentibo na matatanggap si farmer. Ano po? Kasi sa amin po nanggaling yung seedling. So ngayon po, yun, ngayon pong 2020, yun po yung aming project na ini-implement na ang target po ay 90 hectares lamang sa anim na. Nahatiin pa po yun ng anim na bayan. So yung pangatlo po under ng ECPRP is yung IPAP. Yun naman pong IPAP is para lang man po yun sa mga indigenous people na wala pa naman po dito na identified po. Ano? So, hindi po namin siya ina-implement dito sa amin. So, isa pa pong project namin is yung kaanib. Yung kasaganaan sa niyugan ay kaunlaran ng bayan project po. Ano? So, dito po may mga identified po tayong kaanib site, yung Puntapuyan Farmers Association.
Pantayan Farmers Association, UOC, sa UOC po meron, yung Chinas Butterfly and Farm Byproducts, sila po ay mga ka-anib site. Yung Balingbing Farmers Association po, sila din po ay ka-anib site natin. So kapag po identified ka na ka-anib site ng PCA, kayo po ay para po bang umbrella project yung mapupunta sa kanila. Meron po tayong intercropping. So kung saan po si PCA, mamimigay po ng mga intercrop na seedling, katulad po ng kakao at kape. Ano po? So, under din po ng ka-anib, yung processing, yung coconut-based processing facilities po natin. Kung saan po si PCA ay mamamahagi ng mga makinarya, katulad po sa Tapuyan, nakakapagbigay po tayo dyan ng mga makinarya sa paggawa at pag-produce ng BCO po. Ano? Nasa ngayon po, house level pa lang po yung ginagawa nila. So, sa Chinas Butterfly naman po, nabigyan po natin sila ng mga beader machine at laser machine na kung saan po ito ay ginagamit sa paggawa po ng mga souvenir item na gawa din po sa baon ng nyog. Yung tindahan po nila ay located po dun sa may pagtaas po ng simbahan. Ano po? Yun po yan. Ka-anib site po natin sila. So, yun naman po sa UOC, nabigyan po sila ng mga baka at kalabaw po. Ano? Katulad din po sa Balimbing. So, ang isa pa pong ang isa pa po ay yun nga po, yung livestock integration po natin na nagdi-disperse po tayo ng mga baka at kambing, mga ganun po sa ating mga farmer. Ano? So, sa iba pa pong update ng project namin, tinatawagan ko po ang aking kasamahan na si Remark Pasha para po ipagpatuloy yung discussion. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko na po iisa-isahin po yung lahat ng ating mga bisita po dito sa ginana po na ano, summit po ng mga Arbos. Kung nandito nga lang po ang ating gobernador, siguro po siya ay matutuwa kasi yung akin pong i-discuss na aming project na kasalukuyan po ay aming ipapatupad sa mga susunod po na panahon. Kagapay po namin ang other implementing agencies, ang atin pong DOLE at ang DTI na nandito rin po nakita ko. Kasi kahapon po, tinalakay po ng aming tanggapan sa kanila ang nalalapit pong pagkapatupad ng coconut industry development plan po namin for the next 5 years. Ano po? Ang mga beneficiaryo po nito ay siguro ay yung mga farmers din po natin dito dahil kayo pong lahat ay alam ko ay magsasaka rin ng niyog. Dahil kung makikita nyo po ang atin pong lugar, ang Marinduque, ay napapaligiran ng mga niyog. Ano po, kahit saan po kayo pumunta, may niyog po dito. Ano po, ang atin pong coco levy na ito po ay sinulong ng ating gobernador, si Governor Presby Velasco, katulong po ang kanyang anak na si Lord Alan Velasco. Ay ngayon po, naayon sa batas na po iyon, yun po ay tinatawag po natin ng RA 11524 o yung atin pong Coconut Trust Fund Act po para sa ating mga coconut farmers. Ano po, at ngayon po, kakatapos lang po nitong Hunyo, napirmahan na po ng Pangulo ang aming master plan. At pag yun po ay napirmahan na, yung amin pong mga susunod na taon, i-implement na po namin ang lahat ng proyekto po namin. At hindi po kaming PCA lamang ang magpapatupad po nito. Maaaring ang lahat ng ahensya po ng gobyerno na in line po sa agriculture, lalo na po sa pagkasaka ng niyog, ay katulong po namin. Ano po, tulad po ng mga tao dito, makikita-kita po tayo sa mga susunod pa na araw kasi ang amin pong tanggapan ay mayroong mga ipapatupad na mga proyekto na kayo po ang isa sa mga gagamit ang magpapatupad po noon sa ating mga farmers. Ngayon nga lang po ang aming tanggapan dito sa probinsya ng Marinduque ay may limitadong workforce po lamang. Kaya po yung ibang agencies po na nandito, lumaha po sana pag nagpatupad kami ng CFIDP, ay amin pong kayong makita at kasama po sa pagkapatupad po nitong lahat. Ano po, sino po ba ang mga beneficiaryo po ng ating Coconut Industry Development Plan? Sino po dito ang nagsasaka ng niyog? Makikitaas po yung kamay. Ay, lahat po kayo, o, di ba? Lahat po kayo. Lahat po baga kayo ay rehistrado na sa amin. Kung natatandaan nyo po yung National Coconut Farmers Registry System o yung amin pong NCFRS, kayo po baga ay nakapag-fill up na po ng form po noon. Ay, active. Ano po? May active participation po tayo dito. Ano? Kung natatandaan nyo po at kayo po ay nakapag-fill up ng National Coconut Farmers Register System form, kayo pong lahat ang magiging beneficiaryo. Ngayon nga lang po,
inilunsa din po namin kung andito po yung taga-barangay Binunga, si Tatay Marquez po. Ano po, sa kanila po kasi namin pinilot launch yung amin pong system na kailangan po ma-update namin, ma-delease at ma-enlist ang lahat ng ating coconut farmers. Kasi po, lahat ng proyektong may kaugnayan sa pagniniyugan ay hindi po makakasali kung sila po ay hindi rehistrado sa aming system. Kaya po lahat po kayo na nandirito, lahat po ng inyong kakilala na may kaugnayan sa pagsasaka ng niyog, may-ari, tagapaglukad o kahit anuman pong ginagawa sa sakahan ng niyugan, ay kailangan pong magparehistro sa aming tanggapan ng libre at wala po kayong babayaran. May mga kaukulang dokumento po na kailangan kayong isumite sa amin at yun po ang magiging katunayan namin para patunayan po na kayo po ay totoong magsasaka ng niyog dito sa ating probinsya. Ano po, dahil ang lahat po naman ng ito ay hindi naman po para sa amin. Lahat po ng interventions ng kahit anong tanggapan ng gobyerno, ang amin lang pong layunin lagi ay mapataas at ang livelihood po ng ating mga magsasaka ng niyog. At hindi lang po tayo magsettle sa kung anuman po ang meron tayo. Strive po lagi tayo sa mas mataas. Ano po, kasi pagdating naman po ng panahon, ang iniisip lang po namin mga ahensya ng gobyerno ay ang ating long-term po lagi, long-term process. Hindi po tayo mga short-term lang na pag sa una lamang po tayo pwede. Dapat po, dire-diretso po yung proseso. Katulad nga po nung nakita po namin kanina, yung mga nakatanggap ng awards po dito, lalo higit po ay si Nanay, isa lang po yung patunay ng ang aming mga hangarin po sa inyong mga magsasaka po natin dito ay amin pong nagagampanan. Ano po? Lahat po ng proyektong aming ipapatupad sa inyo, kaagapay ang mga ahensya ng ibang mga tanggapan, ay makakarating po sa inyo. Maraming salamat po. Ako si Guillermo Mugol, a member ng Bayanihan Linis Tanim. Bookkeeper po ako ng Balita. At storekeeper po ng Cluster 1 sa Agapay. Negosyo po ay itong rice and feeds. Sari store. Nag-umpisa po ito ng December 13, 2019. Ang pangunahin kong binigay ang mga bahog po, ang bigas, kasama ang chariot, may mga materials po nitong ginawang tindahan. O, yun lang po yung pinag-umpisahan. Then, pakabenta po noon, nagdagdag na po kami. National Coconut Farmers Registry System po. Apo, lahat po ay pwedeng pumunta po sa opisina, pwede po kayong mag-walk-in, pero kami po, ang amin pong grupo, pumupunta po kami per barangay. Para kami na lang po ang lalapit po sa inyo, para sigurado po na kayo po ay may re-register po namin. Ano po, yun nga po sabi ko nga po kanina, inilunsad po namin yun sa barangay Binunga.
yun nga lang po, konti lang po kami, parang apat lang po kami, tapos dinagsa po kami ng mga tao. Pero rest assured naman po na kahit po kayo ay nandoon, di man po namin matapos on the spot yung pagkaparehistra po sa inyo, yung inyo pong mga dokumentong daladala ay amin pong iuuwi para doon po namin ma-encode lahat bago't ibabalik po namin sa barangay yung inyo pong control number. Ano po, salamat po. Ayan, meron pa ako okay, yes, si po. Sir ano dito. Wait sir, ito yung mic. Wait lang sir, may microphone. Ano po ang requirements sa pagpapaano ng requirements? Ito nga naman po pala nasabi yung mga dokumentong kailangan. Ano po, kung kayo po ay, sorry po. Kung kayo po ay may ari po ng lupa, halimbawa po ay yung katunayan po ng lupa ay sa inyo na po nakapangalan. Ano po, maaaring ito po ay titulo, maaari pong tax declaration, dinatanggap po namin. Ano po, kayo po ay owner na kaagad. Ano po, lalot yun po ay coconut farm, yung farmland po iyon. Ngayon po, meron po kasi tayong mga absentee owner. Owner lang po sila sa pangalan, sa lupa, pero sila po ay wala dito. Ang tanong, sila po baga ay pwedeng magparehistro din? Opo, pwede rin po silang magparehistro. Meron po tayong online system din na pwede po nilang ma-access kung sila po ay nasa kabila o pwede po nilang ipadala yung kanilang mga dokumento po sa aming opisina. Ano po? Ngayon naman po, yun pong ating mga tenant at farm worker. May sino po dito yung tenant? Ayan, madami po tayong tenant. Sino po yung mga farm worker po lamang? Yung pong nagsasaka lang, halimbawa po seasonal, kung kailan lang po may lukaran, saka lang po kayo i-hire ni owner. Sino po yung mga ganon? Wala naman po. Yung atin pong mga tenant, ay pwede rin po kayong magparehistro. Para lang po mapatunayan po namin na kayo ay tenant at maiwasan po natin yung mga usapin, kailangan pong humingi po tayo ng kapatunayan sa may-ari na kayo po ay totoong tenant po niya. Yun naman po ay kahit sulat kamaylaang po, ay amin pong tinatanggap. Kalaki po noon ang kopya ng Xerox po ng ID ng may-ari. Ano po? Tsaka po yung katunayan po ng lupa, Xerox lang din po para po mailagay po namin na attachment dun sa inyo pong mga registration form. Ano po? Yung atin pong registration form, nag-iiwan po kami sa mga Municipal Agriculture's Office para kung hindi man po namin kayo mabigyan kaagad at kayo naman po ay pupunta sa bayan halimbawa, pwede po kayong kumuha po doon ng form. Pero yung iba naman po na pwedeng pumunta po sa opisina, pwedeng-pwede naman po at i-accommodate po namin kayo doon. Pero sa ngayon po, mas maganda po sa barangay po kayo pag nagpunta po kami at nag-schedule, doon po kayo pumunta para on the spot po may interview po namin kayo at may re-record po namin agad ang lahat ng informasyon po ninyo. Ano po? Ayun, salamat po. Ayan, ano po? Maraming salamat. Sa mga pananim naman po natin, kasi kanina po may nagtanong po dun sa likod, hindi ko rin po nabanggit kanina sa inyong lahat, meron po tayong darating na mga planting materials, yun po ay mga dwarf. Meron po kaming partnership sa ating provincial local government unit, sa atin pong kay provincial governor po, na mag-nursery po tayo sa dalawang site dito sa Marinduque. Lahat po ng in-nursery namin doon na seed nuts, yun po ay dwarf. Ano po, yun po naman ipamamigay namin lahat po sa inyo. Itatanim nyo po sa inyo mga farmland, coconut farmland po ninyo. Sa ngayon po, ang ongoing po namin kasi ngayon na planting ay nasa, nakafocus po kami ngayon ay sa MSC Torrejos. Kung mapapansin nyo po sa aming opisina, may nakita po kayo doon ng mga seedlings na pinagtatanong din po nung iba kung yun po baga ipinapamigay po namin. Yun lang po, yung na-seedlings po namin sa opisina, yun po ay allotted po natin sa aming seed farm po na ini-establish po namin sa MSC. Para sa pagdating po ng panahon, lalo't higit po yung ating mga growing na farmers po natin, yung ating mga batang anak na magtatanim po at mag-i-engage po sa farming ng coconut, meron na po tayong supplies ng planting materials dito sa ating probinsya. Kasi lahat po ng ating planting materials, lalo't higit po ang ating dwarf coconuts, ay nanggagaling pa po sa kabila. Kaya medyo matagal po yung pagdating po dito. Kaya ang ginawa na po namin ngayon, nagpatayo na po kami ng seed farm para po sa inyong lahat. Ano po, maraming salamat po. Ayan, thank you so much po, Sir Pasha. Para po ma-accommodate natin lahat ng ating pong mga partner agencies, hayaan nyo po na magpamigay po kami ng mga susulatan po ng inyong mga katanungan para po sa kanila. Iko-consolidate po namin yan at ipararating po namin sa kanilang lahat. So sa oras pong ito, ibibigyan na po natin, i-award na po natin
ang ating certificate para po sa ating dalawang representatives ng ating partner agency. Ito yung add-on. Ayan, pinipirmahan pala ni RD. So, babasahin po namin. Certificate of Appreciation. This is certificate is awarded to blank Department of Social Welfare and Development for continuous collaboration with Department of Agrarian Reform and unwavering support to the Department Reform beneficiaries given this 17 of June 2022 at Marinduque Interactive Learning Center, Barangay Ihato, Buac, Marinduque, signed Virgilio L. Lagi, OIC Parpo 2, and Attorney Marvin V. Bernal, Regional Director. Yan, inahayayaan po namin si RD at saka po si AID sa taas para po ibigay po ang ating mga certificate kasama po si Paro. Ayan, sa taas po. So, tawagin po natin si Sir Jamar Rodique from Philippine Coconut Authority and Draymark Pasha from PCA. Ayan po ang ating mga partner, ang ating partner agencies, ating mga representante mula sa PCA. Sila po yung araw-araw nating nakakasama sa field. Sila po yung walang sawang umaakyat sa ating mga nyugan. Kaya ini-encourage po ang lahat na taniman ng mga coconut trees ang ating mga bakanting lupain dito sa Marinduque. Thank you so much po, mga gentlemen. So, ang next na awardan po natin is from the Department of Social Welfare and Development. Walang iba kundi si Sir Adonis Analista. Palakpakan po natin siya. Ayan, syempre ang ating walang sawang partner mula sa DSWD. Sila po, mga clusters, wag niyo pong kalilimutan ang mukhang yan. Dahil kung wala po sa agency na kinapapalooban nila, niya, wala po tayong puhunan. Sila po yung nagbigay sa atin ng puhunan. Thank you so much, sir. Kaya sa mga oras pong ito, alam po namin na ang ating pong mga tiyan ay medyo kumakalam na. Inanyayahan po namin ang ating mga bisita sa atin. Ito po yung buffet. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Evelyn Pantoja, isang aktibong member ng club dito po sa aming Barangay Baliis. Ito po ay nasa ilalim ng Baliis Farmers and Community Association. Napakaswerte po ng aming samahan dahil isa po kami sa napili para bigyan po ng pondo para po makapagnegosyo sa pagtutulungan po ng DSWD at ng Department of Agrarian Reform. Mula po sa pundong yon, ang amin pong naging paninda ay mga feeds po at saka mga abono. Pero sa kadahilanan po na marami po ang mga bumibili at ang gusto po ay meron kaming ibang paninda kagaya po ng bigas o groceries, nagdagdag po kami ng mga paninda na kung ano po yung mas mabilis pong kumita para naman po sa katagdagang benta namin. Pero katulad po ng ibang samahan, nakaranas din po kami ng mga problema. Dahil noon pong bumagyo ng malakas, ay nasira po ang aming tindahan.
natanggal po yung bubong, tapos po ay pumasok po ang tubig at bumaha po dito sa aming barangay, ay umabot po doon sa loob ng aming tindahan. Kaya lahat po ng mga paninda na basa, hanggang sa yun po ay mabulok po, hindi na po napakinabangan at mga basa na po at bulok. Kaya yun po ay itinapo na lang po namin dahil hindi naman na po yun mapapakinabangan. So, ang mga miyembro po ay medyo pinanghinaan na din po ng loob. Pero, hindi naman po kami nawala ng pag-asa. Nagpulong-pulong po kami at napag-usapan na yun pong natitirang cash ay yun po ang pagsimulan ulit namin. At napag-usapan po na ibili ito ulit ng mga groceries, feeds, at abono para po yun po ulit yung aming pagsimulaan. So, yun po, nag-umpisa po ulit kami na magtinda. Ang naging patakaran po namin at naging daloy po ay bawat member po may kanya-kanya pong araw na pagtinda. So, 30 members po ay tigdadalwa po sa isang araw. Hali-halili po yun. Para naman po, yung pong magiging tubo namin ay hindi na po mababawasan. Kaya yun po ang naging takbo ng aming gawain sa tindahan. Sinisigurado naman po ng aming pamunuan na may maayos pong talaan. At sinisigurado po namin ang labas at pasok ng pera. Ako po bilang treasurer ng CLAAP, at BOD po ng Balinese Farmers Community Association ay lubos na nagpapasalamat sa ahensya ng DAR at ng DSWD. Kami po ay nangangako na patuloy namin gagabayan ang samahan ng CLAAP upang sa gayon ay lalo pang umunlad ang samahan at maiangat pa makatulong sa aming mga miyembro. Kami po na mga member ng CLAAP ay nangangako na patuloy po kaming magtutulungan, magkakaisa upang patuloy po kaming makabangon. Maraming salamat po.